Unti-unti na raw nakakabawi ang kita o nang kita ang isang bike shop sa Rodriguez Rizal. Ngayong balik negosyo na sila matapos ang dalawang buwang ECQ. Pero hindi lahat kasing swerte nila. Isang senior citizen kasi roon ang napilitan ng mamalimos para may ipangkain. Nakatutok si Maki Pulido. Gapang na uli ang traffic sa sentro ng Rodriguez Rizal kasabay ng pagbubukas ng maraming tindahan ngayong GCQ na ang lalawigan. Sa mga negosyong nagbukas, isa ang bike shop na ito sa malakas ang benta. Ngayong halos wala pang masakyan, mahal pa ang pamasahe sa tricycle, marami ang tulad ni Andre na balak na lang magbisikleta. Oh, nakita ko po sa bodega yan eh. Katagalan, gapok na, kaya napilitan ipagawa ngayon para magamit. Sa dami ng customer, halos maubos na nga raw ang paninda ni Mang Miguel. Di lang daw siya agad makapamili ng bagong paninda sa hirap makakuha ng travel pass para makapunta sa Maynila na nasa ilalim pa ng MECQ. Itong unang linggo to, malakas po. Kumbaga po, nakakabawi naman po kami nung sa nakaraan na ano, yung lockdown. Pero kung ang iba nakakabawi na sa kita, hirap pa rin ang ilan nating kababayan. Tulad ni Lola Florinda na hindi raw nakatanggap ng SAP. Alas 6 ng umaga, araw-araw, nagsisimula siyang maglakad para maglako ng walis tambo. Ang sakripisyo ni Lola para sa dalawang apo na iniwan sa kanya. Makakapagpahinga ngayon si Lola dahil may nagpaabot ng tulong nang mapanood ang kwento niya. Ay, salamat po. Biyaya. Pabili ko ng gamot nga. Pagkain namin. Pangbili ng ulam. Pero hindi lang si Lola Florinda ang nalampasan ng amelioration sa housing project na ito sa Barangay San Isidro. Apat na araw pumilat, nakipagsapalaran ang mag-asawang Josefina at Francisco Baldomar pero wala raw silang nakuha. Bago mag-lockdown, nagtatrabaho pa bilang construction worker si Lolo Francisco kahit senior citizen na. At dahil sa edad, hindi pa rin siya makabalik sa trabaho. Kaya problema ang maintenance medicine para sa kanilang sakit sa puso. Minsan, pag nakay pambili, bibili. Pag wala, wala. Wala ko eh. Walang panggastos. Puro utang na ako kami sa tindahan. Wala nang papautang. Pagkatapos naming makausap ang mag-asawa, lumapit sa amin si Lola Esther, 77 years old. Ulan magpapakain. Kung hindi ako mamalimos, wala akong kakainin. May sakit ako, day. May stroke. Kaya ako nagtutungkod. Nawalan daw kasi ng trabaho nang mag-lockdown ang kanyang anak, kaya namamalimos na siya, makakain lang. Inabutan namin ng kaunting tulong si Lola para makauwit, makapagpahinga na. Panginoon, bahala na. Nag-iintay na lang ako ng kamatayan ko. Sabi ng presidente ng Homeowners Association, pinasumite sila ng LGU ng pangalan ng mga hindi nabigyan ng SAP subsidy. Mahigit 100 daw sa compound nila ang nasa listahan. Wala pang detalye tungkol dito. Tulad sa mga nakaraang araw, hindi kami nagkaroon ng pagkakataong makausap si Rodriguez Mayor Dennis Hernandez o ang Municipal Social Welfare Department. Pero sa mga nakausap namin habang kami nasa housing project, ang kasama lang sa ipinasumiting listahan ng SAP ay ang mag-asawang Baldomar. Hindi raw kasama si Lola Florinda, dataga ibang barangay at nangungupahan lang doon. Si Lola Esther naman, hindi sa housing project nakatira. Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.